Interesado si Defense Secretary Gimocho Doro na malaman kung may dapat bang ikabahala sa naging pagpupulong nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Bukod dyan, tinututukan din ng Defense Department ang China-Taiwan tension. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Castillo. Kapag nauwi sa gulo ang lumalalang banggaan ng China at Taiwan, hindi malayong madamay ang Pilipinas. Lalo't malapit lang ang Taiwan sa Northern Luzon, partikular sa Batanes. Kaya naman naghahanda na ang ating Department of National Defense sa kahit na anong posibleng mangyari. Kaniyakyan mismo ni Defense Secretary Gimocho Doro sa kanyang meet and greet kanina sa Defense Press Corps sa Camp Aguinaldo. We really have to make an assessment whether such is likely or not. We continue to monitor daily and hopefully the engagements bilaterally between the United States and China leads to the diffusion of tensions. Kung usapang tension din lang, meron din tayo niyan sa China dahil sa mga pangaharas at pag-angkin nila sa bahagi ng ating soberanya sa West Philippine Sea. Sa gitna niyan, nakipagpulong kamakailan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping sa Beijing. Kaya naman interesado si Defense Secretary Gibo na malaman ang detalye ng kanilang mga pinag-usapan. Para mahusgahan natin kung cause of concern o hindi. Pero inaasahan natin dating presidente ng Pilipinas, Presidente Duterte. At inaasahan din natin na ang interest ng Pilipinas ay nasa taglay niya. Ang kasalukuyang Marcos administration, malinaw na gustong paigtingin ang pagtungon ng gobyerno sa isyu ng agawan ng teritoryo. Isa sa mga hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang pagtatalaga kay outgoing AFP Chief of Staff Andres Centino bilang Presidential Advisor on the West Philippine Sea. Mahirap man ang bagong tungkulin, nakahanda ro si Centino. It's challenging because it's a new office. But with my knowledge on the matter, because as a Chief of Staff, I have also been aware of what's happening there. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang kaibahan ng opisina ni Centino sa National Task Force on the West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.